Magandang araw sa inyong lahat. Isa na naman pong kabanata ng The Spokes Hour kasama inyong Spokes ng Bayan, Harry Roque. Ano naman itong nababalita na bibigyan daw ng home for low si Laila De Lima? Sa bahay daw siya ikukulong. Well, mabuti na lang po na ang latest na balita, dumistansya ang ating presidente Bongbong Marcos dito sa Suhestyoneto. Bakit mo naman papayagan ng home arrest si Laila De Lima? Alam niyo ba kung anong nalalabag kapag binigyan ng home arrest yan? Napakadaming nakakulong, akusado ng tinatawag na heinous crime, pinakaseryoso mga krimen, paglabag ng ating batas, na malakas ang ebidensya. Sila po ngayon nakakulong sa mga local jails. E nakita niyo na ba ang estado ng local jails? Talagang, ano po yan, no? Talagang, siksikan, hindi malinis, pangit ang mga facilities. Kaya nga po ako, kung ayaw ninyong mapunta sa local jail, huwag kayo gagawa ng krimen. Kasi miski hindi pa kayo napapatunay nagkakasala, kung ang krimen nyo ay napakalala, tinatawag na heinous or capital, gaya ng hinaharap ni Laila De Lima na malawakang pagbebenta sa droga at malawakang korupsyon, eh wag po kayong gagawa ng mga ganyang bagay kung ayaw ninyong makulong sa siksikan, marumi at mainit na kulungan. Totoo po, nalalabag ang karapatang pantao ng mga kulungan. Pero mas malalabag po ang karapatang pantao, yung mga nakakulong sa mga kulungan na yan, kung patuloy nating bibigyan ng special treatment ang mga makapangyarihan sa lipunan. Unang-una, tutol po ako sa mga special detention facilities. Tutol ako sa mga hospital arrest na alam natin ay ginagawang pamamaraan lamang para makatakas sa kulungan. Alam niyo po, napaka-importante yung tinatawag na equal protection clause. Lahat po tayo dapat pantay-pantay sa mata ng batas. Bakit kapag ang ordinaryong tao na hindi mayaman, suspect o pinaghihinalaan na gumawa ng krimen at nililitis at seryoso yung krimen at malakas ang ebidensya, nagdurusa siya sa isang local jail. Samantalang ang mga mayayaman, mga dating senador, mga dating secretary of justice, dahil sila ay minsan naging kapangyarihan, abay meron silang special detention facility. Alam nyo ba, bagamat yan ay gininto ang hawla, dahil hindi nga sila makaalis, tignan nyo naman po, no? Nakita natin yung itsura ng detention facility sa krami. Wala pong siksikan gaya ng nakikita natin sa mga local jails. Hindi ba ho hindi makatwiran na yung mga ordinaryong mamamayan, yung mga mahihirap, nagdurusa sa mga siksikang mga kulungan, and yet, ang mga taong mayayaman, mga makapangyarihan, yun, hindi man lang sila makatulog dahil wala man lang silang sapat na tulugan. Alam nyo ba na yung mga local jail facilities, nag-share pa sila ng oras para makatulog dahil siksikan nga sila. May mga ibang jail facilities nakatayo dahil hindi sapat na lugar na tulugan. So ako po, tutol talaga ako dyan sa special detention facility. Nakikita nyo ngayon, no? Nakita nyo naman kung gano'ng kalawak yung kulungan nila Laila De Lima. Nakita nyo naman, walang siksikan. Totoo po, nagkaroon ng security breach dahil paano nga nangyari itong hostage taking na yan. So dapat siguro talaga palakasin pa yan dahil yan po ay maximum security compound sa loob pa mismo ng PNP. No? So dapat hindi nangyari yan. Pero ang punto, meron na nga akong pagtutol dahil meron tayong ganyang special detention facility na ang linalaman ay mga mayayaman at mga makapangyarihan lamang. E ngayon, home for low pa, home arrest pa. Diyos mio, wag naman po. Anong mensahe na pinadadala natin sa mga taong bayan? Kung ikaw ay mahirap at gumawa ng krimen, talagang nandun ka sa impyerno. Pero kung ikaw ay makapangyarihan, pupwede ka pang magkaroon ng home arrest. Dahil yan po ibig sabihin ng home for low. Mabuti na lang po ang ating presidente PBBM ay dumistansya. Sa totoo naman po, korte naman po ang magdedesisyon dyan. Pero sa akin, napakahirap po para sa isang korte na mag-authorize ng home arrest. Kasi nga po, paano ang sasabihin niya doon sa mga ibang humaharap ng paglilitis sa kaparehong hukuman na wala ring bail, wala naman pong home arrest. So sa akin po, patas dapat sa ilalim ng batas. Otherwise, yung hindi pagkapantay-pantay natin pagdating sa kayamanan at pagdating sa kapangyarihan, pati sa batas, sinasabi natin na wala rin pagkakapantay-pantay. Hindi po makatarungan yan.
And thank goodness, si Presidente PBBM, dumistan siya at sinabi niya na bahala na ang hukuman mag-desisyon dyan, pero kampante naman ako na mabibilang mo siguro sa kamay mo yung tinatawag ng home furlough. No? Ang binigyan ng home furlough, eh hindi naman po talaga karumal-dumal ang krimen. Kung naalala niyo yung dating presidente, Erap Estrada, no? Doon siya kinulong sa Tanay, no? Dahil sa plunder. Pero kung ikukumpara mo naman sa pinaghahanalaan itong si Laila De Lima na drug-related offenses, malawakan, no? Yung pagpipinans ng mga pamumulitika galing sa droga, no? Eh, wala naman pong comparison, no? At saka, alam naman po natin, and in the end, itong si Presidente Erap ay binigyan din ng pardon, no? Pero wala pong comparison ang drug-related offense sa pagnanakaw, no? At saka, naging presidente siya. Nung minsan ay siya'y naging simbolo ng suberenyang bansa ng Pilipinas, no? Now, so, mabuti na lang po na udlot yung home for law. E mantakin nyo, yung gastos din ng gobyerno na magpapadala rin ng mga guards doon sa bahay niya. At syempre, no, hindi naman po pwede na walang guard. Tapos, anong po pwede gawin ng Laila De Lima sa loob ng bahay niya? Syempre, mayroon magkakaroon niya ng internet access. O di, ayan na naman. Mamumuliti ka na naman. Samantalang yung mga ordinaryong mga nakakulong sa mga local jail facilities, walang ganyang pribilehiyo na mamuliti ka. Huwag na po natin ituloy ang home for law dahil yan po ay labag sa karapatang pantao, karapatang konstitusyonal ng lahat ng mga nakadetene na humaharap ng mga seryoso o heinous crimes na malakas ang ebidensya at nagsasabi na hindi sila entitled na mag-post ng bail para sa kanilang temporary liberty. Now, wag po natin kakalimutan, no? Meron po tayong separation of powers. So, hindi po para sa presidente, hindi po para sa DILG ang magdesisyon kung saan po talaga siya dapat makulong, no? Yan po ay para sa hukuman lamang. At respetuhin naman natin ang independyenteng sangay ng gobyerno ng judikatura. Nako, meron na po nagsabi na tama po ako. Marami naman pong salamat, no? Si Marie Bagood, tama po kayo. Kawawa talaga ang mahihirap. Yun nga po eh. Huwag naman na patidong sa batas natin, walang pantay-pantay. Kung sa totoong buhay, may mayaman, may mahirap, huwag naman po sa mata ng batas. Meron pa rin makapangyarihan at meron pa rin hindi makapangyarihan. Now, dapat hindi payagan yan. Yan pong sinabi eh. Mapag-alang araw po, dapat hindi payagan yan, no? Ito po yung Infinity, no? Socmed, no? Okay, si Body Shot, tama, walang dapat special. Walang dapat special. Tama, yan po ang aking sinasabi, no? Wag naman po na may mga bagay-bagay na hindi dapat natin tanggapin na walang karapatan na maging pantay-pantay ang mga tao na similarly situated. Pero gaya na aking sinabi, ang mabuting balita, dumistansya na po dyan ang presidente. And thank you, PBBM. Okay? So kung wala na po kayong mga katalungan, alam ko maikli po ang ating talakayan ngayon. Si Gail A. Borge, precisely sir, dapat patas lahat. Oo nga po, ako talaga. Alam niyo kung ayaw niyong makulong, eh huwag kayong gagawa na kahit anong bagay na pagkasisuspechahan pa kayo, lalo na kung seryoso ang krimen. Yan po ang solusyon. Kinakailangan magkaroon ng sapat ng takot sa batas. Na kapag ikaw ay nahuli at ikaw ay makukulong dahil walang bail, yun na mismo ang magiging dahilan para hindi ka magdusa sa kulungan. At uulitin ko po, talagang dapat pag-aralan kung paano nangyari ang hostage taking na yan. No? Kasi napakalaki po niyang kulungan na yan, kaunti naman ang mga nakakulong, at meron pang separate facility sa lalaki at sa babae, paano nagkaroon ng pagtawid. Doon yung isang lalaki na nagtangkang tumakas at nakarating doon sa pambabae. Ibig sabihin, wala nang ang siksikan dyan, eh napakalax pa ng security. Eh ganung lahat po sila, bagamat hindi pa napatunay ang nagkasala, ay didilitis para sa mga pinakaseryosong krimen na paglabag sa ating mga batas ng revised penal code at ng ating mga special laws. Okay, so kung wala na po kayong mga katanungan, pwede kayo magpadala ng katanungan ngayon habang tayo po ay nagla-live, at kung wala na po yung mga komento,
Maraming salamat po muli sa inyong pagtangkilik. No, meron po, Dennis Del Rosario, Attorney Roque, you and Digong are both intellectual and smart. When you and PRRD speak, everybody listens. You deserve deep respect. Maraming salamat po. Dahil ang aking mga binabanggit naman po, hindi po ito usaping politika. Totoo po, hindi kami magkakampi ni Laila De Lima. Alam niyo kung bakit? Alam niyo po, masama yung aking loob dahil siya ay naging Commissioner on Human Rights, siya ay naging Secretary of Justice, pero wala siyang ginawa para mapabuti ang ating sistema ng katarungan. Yung pagtagal ng paglitis sa kanya, 5 taon. Bakit? Nung ikaw ba ay Commissioner of Human Rights at ikaw ba ay Secretary of Justice, may ginawa ka para hindi ganitong katagal ang paglilitis? Nagbabayad tuloy ang Laila De Lima dahil hindi niya ginamit yung kapangyarihan niya para mapabuti ang ating sistema. Justice delayed po is justice denied. Eh bakit umabot ng 5 taon? Eh wala pang resolusyon ng kanyang kaso. Kaya ulitin ko po ang aking suhestyon nung ako po ay nangangampanya, kinakailangan ibalik natin yung inquisitorial system. Dapat ang mga West na ang hihingi ng abogado, ng ebidensya sa mga abogado, ang trabaho ng abogado, ibigay ang ebidensya ng hinihingi ng hukuman para wala na pong matagal na panahon na tatahakin bago magkaroon ng desisyon ang korte. Dahil po ngayon, mga abogado naghahain ng ebidensya. Eh hindi po yan angkop sa ating sistema. Yung tinatawag na adversarial system na ipinasok po ng mga Amerikano, eh yan naman po ay para sa jury. Kaya kinakailangan technical, eh dahil ang magdidesisyon kung guilty or not guilty ay hindi mga abogado. Pero kung abogado naman ang magdidesisyon, eh po pwede na po malaman ng abogadong yon, yung West na yon, kung anong kinakailang ebidensya, kung meron, guilty. Kung wala, not guilty. Yan po ang solusyon. At kaya ako nagagalit yung mga tao na pinagbigyan na magkaroon ng kapangyarihan na ayusin ang ating sistema ng katarungan, nagpabaya po sila. At ngayon po sila ay nagbabayad dahil hindi nila rineforma ang sistema. Pasensya na po dahil talagang emotional ako sa issue na ito. Sa dami ng kasong linitis ko na napakatagal talaga, masakit po yung delay na yan para po sa akusado na hindi nagkasala at napakasakit po niyan sa biktima ng mga krimen. So, mga kaibigan, ha, si Ella Nogiel Roderos, ang dami kong natutunan sa iyo, Attorney Roque. Thank you sa live. Well, huwag po kayo magsasawa. Ha? At haba namang tayo po ay merong hininga, pareho, hindi po tayo titigil na ipaliwanag sa karamihan ng ating mga kababayan kung anong batas, because ignorance of the law excuseth no one from compliance therewith. Kinakailangan alamin ang batas dahil ang ating kamangmangan sa batas ay hindi po pwedeng maging depensa. So hanggang sa ating susunod na pagkikita, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at magandang araw po sa inyong lahay. Keep safe. I love you, Philippines.